Subukan natin tong manuka honey na pure atro. Espesyal na mga bubuyog sa Australia ang nagpo-pollinate ng mga tea trees o yung mga healthing puno. Kaya grabing sustansya ang makukuha natin dito. Ang favorite ko ay yung gut health. Maganda sa digestion, pang boost ng immune system, pang laban sa ubo at sipon, at higit sa lahat, pang paganda ng kutis. Ilan lang yan sa napakaraming benefit ng manuka honey. 600 watts, 3 minutes, perfect toast. Hindi malambot, hindi matigas, alam nyo na yan. Kombuhan natin yung toast na mansanas. Rich in fiber, maganda sa digestion. At buksan na natin yung manuka honey. Well, sabi sa Costco, pure daw to, pero hindi ko alam kung totoo. Gusto ko makahanap ng apiary dito, yung bibili ka talaga sa beekeeper para alam mo talagang legit at raw yung bibili mong honey. Inispread ko lang yan sa toast, tapos sinabayan natin ng apple. Yung ilang tinapay ay pinalamanin ko ng blueberry. Yung misis ko mahilig siya sa jam, at ang favorite niya ay ang blueberry. Medyo matamis yung almusal namin ngayon, pero okay lang, hindi naman palagi at healthy naman yung mga ingredients. Kapag ba nag-almusal kayo ng tinapay, anong pinapalaman nyo? Nakakamiss sa Pilipinas yung mga liver spread, no? Huwag na natin patagalin at tikman na natin to. Gustong gusto ng misis ko yung blueberry at ako naman gusto ko yung manuka honey. Yung tamis niya parang santan pero hindi kasing bango ng santan. Pagkatapos mag-almusal ay nagligpit na ako para makapag-workout na. Back day tayo ngayon. Nakakamiss tumagan tong workout kasi last year pa yung huli kong ganito sa gym. Proven na ng science na tuwing nag-exercise tayo ay humahaba yung buhay natin. Kung isipin natin, mag-exercise tayo, masakit ang katawan natin. At pag di tayo mag-exercise, masakit din ang katawan natin. Ika nga nila, choose your hard lang, pero yung isang hard ay mas better. In between sets, nakapag-aral na rin ako ng Japanese at oras na para ipagpatuloy ang pagpipinta. Dahan-dahan lang pero tuloy-tuloy, yan ang sikreto natin. Pagkatapos ko mag-house chores ay inalagaan ko muna ng konti si Mika pagkaligo ko. Si Mika naman yung naligo. Pinaprepare ko niya mahabang tulog niya dahil kailangan ko ng time para makapag-paint. Hindi pa ako tapos magpinta sa loob ng bahay pero pinaplano na ng misis ko na papinturahan yung labas. Pero sa akin okay lang. As long as may napupuntang productive yung oras ko, masaya na ako ron. At saka ayoko nga magbayad ng 130 lapad para lang magpapintura. Sa totoo bago lang, kahit sa 3 lapad, hindi pa rin ako papayag. Kaya eto ko ngayon, everyday pagkatapos ng trabaho, pintura dito, pintura doon. Pero sobrang na-ingrain na sa akin yung dahan-dahan at tuloy-tuloy na mindset. Napakarami ko na-achieve sa ganung style. Dati kasi puro intensity ako tapos titigil. Tingnan nyo, eto na yung mga natapos nating paint. Ang dami na nyo kung isipin nyo na nagsimula tayo ay isang square lang. Tatapusin ko pa sana tong rectangle na to kaya lang sobrang swerte ko. Nakasalamin na ako pero natalsikan pa rin ako ng pintura sa mata. Maya't maya ang hilamos ko pero parang may bato-bato pa rin. Pero medyo umukay-okay na kaya lang ang dami-dami pa naming lilinisin at ahayusin. Pero syempre, that's for tomorrow. Hindi natin kailangan gawin lahat all at once. Sinara ko na yung mga pinto dahil maglalagout na ako bilang pintor. At dahil tinapos na natin yan, marami pa tayong time mag-relax kaya nag-gitara muna ako pagkatapos maligo. Saktong sing-along lang kami ng misis ko habang pinapatulog si Mika. Masaya ako sa mga na-achieve ko kahit pa konti-konti at tuloy-tuloy. Kaya yan na rin ang ating lesson for today. Ito ay galing kay James Clear. Ang sabi niya, get 1% better every day. Hindi ko alam kung kagaya niyo ako pero dati palagi akong focus sa intensity, sa workout, sa aral, sa lahat ng bagay. Tapos pagkatapos ng ilang weeks, break ng napakahaba. Pero na-realize ko mas effective talaga ang 1% every day. Kaya natin to. Yun lang. Bye!